وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ إخواني في الله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sa inyo po na mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mahalagang paksa topiko ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang ating magiging paksa ay tatalakay natin ang isa sa magaganap sa kabilang buhay. Ito yung mururus sirat, ang pagdaan natin sa tinatawag na sirat, tulay na ilalagay sa ibabaw ng jahannam patungo ng paraiso. Tandaan nyo mga kapatid, mga magulang, ang kabilang buhay ay kabilang sa haligi ng ating pananampalataya o iman. Binigyan din ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ng maraming beses at iniugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paniniwala o ginawang kapartner, kasama ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi magiging ganap hanggat hindi paniwalaan ang kabilang buhay. Dahil sa paniniwala sa kabilang buhay, dito ang paggagantimpala sa lahat ng ating ginawa dito sa mundo. Katakutan natin ang mga magaganap sa kabilang buhay at paghandaan po natin. Bakit idinetalye ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang mga mangyayari sa kabilang buhay na parang tinitignan natin, parang ating nasasaksihan upang ang mga mukmin ay magpursigi sa paggawa ng kabutihan at matiyak nila na darating itong kabilang buhay, araw ng pagtutuos, araw ng pagbibilang, araw ng paggagantimpala sa lahat ng ating ginawa. Mabuti man o masama, gagantimpalaan tayo. Makikita at makikita natin ito sa kabilang buhay at gagantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala batay sa ating mga ginagawa. Maraming mga magaganap, mga pangyayaring magaganap sa kabilang buhay. Mga kagimbal-gimbal, nakakatakot, kalagim-lagim na mga kaganapan na inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at inilarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Katakutan natin ito at ating pong paghandaan. Ito yung araw na subhanallah. Araw na isipin nyo sa kagimbal-gimbal at nakakatakot na mangyayari sa kabilang buhay, mangyayari ng isang tao, tatalikuran, iiwasan, tatakbuhan niya ang mismong kapatid niya, mailigtas lamang niya ang kanyang sarili. Ang kanyang magulang, ang kanyang inang, ang kanyang tatay, tatakbuhan, lalayuan niya ang kanyang mga magulang, mailigtas lamang niya, subhanallah, ang kanyang sarili mula sa impyerno, naglalaglag na apoy sa impyerno. Ang kanyang asawa, ganun din, tatakasan, tatakbuhan niya, mailigtas lamang niya. Matiyak lamang niya na maligtas
Dahil nasasaksihan niya, nakikita niya na yung panganib, yung kagimbal-gimbal at kalagim-lagim na mangyayari sa kabilang buhay. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya at lahat ng tao, subhanallah, ito ay nilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatakasan ng bawat tao ang iba. Masiyak, matiyak at masigurado lamang niya na maliligtas siya sa araw na iyon, subhanallah. Hanggang sa nabanggit sa isang hadith na ang lahat ng tayo, tayo ay bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala at maglalakad sa mihsyar. Ito yung lugar na dito na mag-uumpisa ang paglilitis. At lahat ng nilalang ay nakahubad. Walang saplot, walang damit. Yun ang paglalarawan ng Rasulullah. Sabi ni Aisha, "Ya Rasulullah, bakit ganun? Walang saplot ang mga ninalang. Paano yun titignan ng ilan ang iba?" Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisha, hindi mangyayari yun. Malayong mangyayari yun dahil sa kalagayan lamang na masasaksihan ng mga tao sa araw na iyon. Ibang dimension, ibang kalagayan. Yung kalagayan lamang ay hindi na magagawa ng isang taong lumilimpa sa katabi niya. Sa kalagim-lagim, kagimbal-gimbal na mga ganap sa araw na iyon, subhanallah, ay hindi na maiisip na isang tao na tumingin pa sa katabi niya. Subhanallah. Kaya may isang pangyayari, ang Rasulullah, isang gabi, siya ay nakahiga at nakatulog sa dibdib ni Aisha. At napapaluha, mga kapatid, ang ating ina na si Aisha radiyallahu anha. At nagising ang ating propeta Muhammad dahil sa pagiyak ni Aisha at tumutulon sa kanya ang mga luha ni Aisha. Sabi niya, "Ya Aisha, o aking asawa, bakit ka umiiyak? Ganito ang mga sahaba sa takot, iman nila. Pag naaalala nila ang kabilang buhay, ang kamatayan, ang kalagayan sa kubur, ang mga mangyayari sa kabilang buhay, natatakot sila. Samantalang alam natin yung iman nila, yung martaba, antas ng iman nila, subhanallah. Hindi sila, kung hindi sila, nangangamba pa rin sila sa kanilang mga sarili, natatakot sila, subhanallah. Samantalang sila ay mga sahaba, yung antas ng iman, subhanallah." Sabi ni Aisha, "Ya Rasulullah, ako ay naiyak dahil natatakot ako. Naalala ko yung mga magaganap sa kabilang buhay. At itatanong ko sa iyo, ya Rasulullah, o aking asawa, pagdating ba natin sa kabilang buhay, ako ay iyong makikilala?" Subhanallah. Tingnan nyo yung pangamba. Tinanong niya ang propeta Muhammad, "Ya Rasulullah, o aking asawa, pagdating ba natin sa kabilang buhay, ako ay iyong makikilala?" Kumbaga parang sinasabi niya siya, "Ya Rasulullah, o aking asawa, pagdating ba natin sa kabilang buhay, ako ay iyong makikilala at maaring masyafaat mo ako? Mamagitan ka sa akin kay Allah subhanahu wa ta'ala upang ako ay maligtas?" Kabilang yun sa gustong ipahiwatig ni Aisha sa kabilang buhay ba, "Ya Rasulullah, makikilala mo ba ako?" Subhanallah. Ganyan, dahil nauunawaan nila ang mga nakakatakot na mangyari sa kabilang buhay na dapat natin paghandaan sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting gawa. Tinanong din ni Aisha radiyallahu anha ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Aisha, tinanong ni Aisha ang Rasulullah patungkol sa aya na kung saan sinabi ni Allah,
Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya Rasulullah, tatanungin kita tungkol sa ayat na ito na sinabi ni Allah. Sa araw na iyon, sa kabilang buhay, na kung saan papalitan, mapapalitan ang lupa ng ibang lupa. Gugunaw ang mundo, papalitan ang lupa ng ibang lupa, was samawat. Ganun din ang mga kalangitan, papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga langit na ibang langit. Saan, sabi ni Aisha, sa araw na iyan, araw ng paghukom, nasaan ang mga tao? Ya Rasulullah. Anong sinagot ng Rasulullah? Sabi niya, sa kalagayan na iyan, tayo ay nasa sirat. Tinatawag na sirat. Ito yung topic natin. Ang mga tao na iyan, ay sila na ay nasa sirat. Nasa tulay. Na isa to sa madadaanan ng mga mananampalataya. At isa to kabilang sa magaganap, mangyari sa kabilang buhay na ating dadaanan. Itong sirat, tinatawag na tulay sa kabilang buhay, ito ay pinatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming ayat sa banal na Quran at ganun din ang mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ni Allah, wa in minkum illa wariduha, walang ni isa sa inyo, kayong mga mananampalataya, maliban na kayo ay dadaan at dadaan sa tulay na ito. Sabi pa ng Rasulullah, pinatunayan ng Rasulullah, ganun din. Sabi ng Rasulullah, wayudrabu sirat baina vahray jahannam, at ang sirat, tulay, ay ilalagay sa ibabaw ng jahannam. Ilalagay sa ibabaw ng jahannam. Ang sirat kasi, tinatawag na tulay sa kabilang buhay, para may palaisipan tayo, kung dito ang mahsyar, dito lilitisin ang ating mga gawa. Pagkaraan litisin, timbangin ang lahat ng ating mga gawa, mabuti man o masama, ay susunod na ang kaganapang pagdaan sa tinatawag na sirat. At ang sirat, kung dito ang sirat at dito ang jannah, sa ibabaw nito ay apoy ang jahannam, naglalagablab na apoy sa impyerno. Uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga mananampalatay na dumaan sa sirat na ito. At ito yung tatalakay natin. Ano yung mga katangian? Sino yung makakadaan, makakalampas dito? Gaano kabilis ang mga kuffar hindi na makakadaan sa tulay na ito? Doon pa lang sa hisab, at nahatulan na sila ng sila ay impyerno, itatapon, iahagis na sila sa impyerno apoy. Subalit, kabilang sa pagsubok na pagdadaanan natin bilang mga mananampalataya, dito tayo ay dadaan, maglalakad sa tinatawag na sirat na ito. So yan ang sinabi ng Rasulullah. Ilalagay sa oras na ilalagay ang sirat, tulay, sa ibabaw ng jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Ako at ang aking umma, mashallah, ang unang makakadaan sa tulay na ito. Mantakin nyo, isipin nyo. Ilan yung mga nabi? Ilan yung mga propetang dumaan? Tayo ang huling umma, at ang ating propeta Muhammad ang huling propeta, subalit karangalan ang ipinagkaloob sa atin ni Allah dahil tayo ang unang makakadaan sa tulay at ang ating propeta ang unang papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Ako at ang aking umma ang unang makakalagpas at dadaan sa sirat na ito. Wala yatakallamu yawma idhin illa rusul. Sa araw na iyon na tayo'y dadaan, maglalakad siya sirat, walang ni isang magsasalita dahil masasaksihan natin ang mga nakakatakot na mangyayari. Walang magsasalita na kahit sino maliban sa mga rusul, mga sugo at propeta. Ano yung kanilang panalangin? Allahumma sallim, sallim, sallim. Bawat propeta, sila lang yung magsasalita.
Nagdudua sila, "Ya Allah, Ya Allah, iligtas niyo po ang aking followers, ummah, nation, tagasunod." Ganun din bawat propeta, mula kay Propeta Adan, Ibrahim, Noah, Solomon, David, Dawud, Sulaiman, Musa, Isa, Muhammad, lahat ng propeta, sila lang yung mga magsasalita at nagdudua, "Allahumma sallim sallim, Ya Allah, iligtas niyo po kami, iligtas niyo po ang aming tagasunod sa sirat na ito." Subhanallah. Ano yung mga katangian ng tinatawag na sirat? Tingnan niyo itong mga nabanggit sa hadith ng Rasulullah. Unang katangian, napakadulas ng sirat na ito. Dahdun mazillah, napakadulas na ang mga paan ng mga tao ay madudulas at matitisod sa sobrang dulas ng sirat na ito. Pangalawang nabanggit sa hadith, fihi khatatif wa kalalib wa hasak, sa bawat gilid nito ay mayroong mga bingwit at matitigas na mga tinik ng mga bakal na kung saan bibingwitin nito ang mga tao na kabilang sa mga mananampalataya na narapat sa kanila ang para kaparusahan sa impyernong apoy at abila. Ibig sabihin, mga kapatid, although yung ibang mga ilang mga mananampalataya na talakay natin sa mga nauna, na may mga mananampalatayang nakagawa ng mga malalaking kasalanan at hindi nakapagtaubahan, ang hatol sa kanila ni Allah ay dadaan muna sila sa impyerno apo iyadang bila. Sa kanilang pagdaan, ang katangian ng sirat, sa mga magkabilaan, mayroong mga anghel ng kaparusahan na may mga daladala silang bingwit at matitigas na tinig at bibingwitin yung mga tao, mga mananampalataya na narapat sa kanila ang kaparusahan, at ganun din yung mga munafikun, mga impostor. Mamaya tatalakay natin yung patungkol sa mga munafikun. Pangatlong katangian, adakku minas sya'ra wa ahaddu minas saif, manipis kaysa sa buhok at mas matalas kaysa sa espada. Allahu Akbar. Manipis kaysa sa buhok at matalas kaysa sa espada. Itong katangian ng sirat na ito, ang ilalim nito ay naglalagablab na apoy ng naraka, jahannam. So sa ilalim nito ay jahannam, naglalagab na apoy. Masas makikita at makikita natin kapag tayo ay dadaan sa tinatawag na sirat na ito. So ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang makakadaan dito, makakalampas. Isa pa sa katangian ng sirat, itong sirat tulay na dadaanan natin, kumbaga bridge, napakadilim, madilim ng napakadilim. At ang mga mananampalataya ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng nur, liwanag. Allahu Akbar. Pag tayo ay dadaan sa sirat na ito. At alam niyo po ba, ang liwanag ng bawat isa ay nagkakaiba, sabi ng Rasulullah. Fayu'tawna nurahum qadra ala qadri amalihim. Bibigyan sila ng liwanag batay sa kanilang mga gawa. Kaya nabanggit na may isang mu'min ang kanyang liwanag ay kasing laki ng bundok. Allahu Akbar. Mayroon naman na mas higit pa doon. Mayroong iba na ang kanyang liwanag ay kasing laki ng puno ng dateles. Merong naman na kasing laki ng kamay. Merong naman na kasing laki ng daliri. Napakaliit. So ito ay batay sa ating gawa dito sa mundo. Kung gaano kalaki ang iyong gawa, ganun din kalaki ang liwanag mo sa sirat na ito. Nabanggit sa oras na ito, ang mga munafikun, mga impostor, tinatawag na mga munafikun, ay kabilang sa kaparusahan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga mapakunwari, mga munafik, ay ipapahiya sila ni Allah subhanahu wa ta'ala.
hayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay dumaan sa sirat na ito, makadaan bago pa sila bingwitin ng mga anghel ng kaparusahan. Inilarawan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang kaganapan. Kapag tayo daw ay dadaan sa sirat na ito, ang mga munafik, tatawagin nila yung mga mu'min, magmamakaawa sila. Ha? Magmamakaawa sila. Unvuruna naktabis min nurikum. Sabi ni Allah. Yawma yakulul munafikun wal munafikat lilladhina amanung vuruna naktabis min nurikum. Sa araw na iyon, sa pagdaan sa sirat, mga kaibigan, sasabihin daw ng mga munafik, o mga mu'min, bigyan nyo kami, hantayin nyo kami upang kami mabigyan ng liwanag mula sa inyong liwanag. Subhanallah. Subalit anong sasabihin ng mga mananampalataya? Kinarji'u wara'akum. Ipagkakait sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay mabigyan ng liwanag bilang kaparusahan sa kanila hanggang sa sila ay mabungwit ng mga anghel ng kaparusahan at itapon sa naglalagablab ng impyerno ng apoy. Dahil ang mga munafik, mapagkunwari, mga impusto, ay ito ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay mananahanan sa pinakailalim na pinakailalim ng impyerno ng apoy. Iyan ang bila. Ngayon, pangalawang kalagayan, topic na ating tatalakayin sa sirat, ay yung bilis ng pagdaan natin sa sirat. Ganun din, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagdaan natin sa sirat, yung bilis nito ay didepende rin sa ating mga gawa. Inilarawan to ng Rasulullah na mayroong kasing bilis ng kisap mata. Allahu Akbar. Kasing bilis ng isang kisap mata ay nandoon na siya sa pinakahuli ng sirat. Mayroon namang kasing bilis ng hangin o kidlat. Mayroon namang, sabi ng Rasulullah, may mga mu'min na daraan sa sirat na kasing bilis ng hangin. Mayroon namang kasing bilis ng mabilis na kabayo. Meron naman kasing bilis ng kamelyo. Meron naman na kasing bilis ng parang tumatakbo. Meron naman na kasing bilis ng naglalakad. Meron naman mga mu'min na daraan dito na pagapang-gapang, subhanallah, gumagapang sa kanyang pagdaan sa sirat. Bakit ganito? Nagkaiba-iba. Dahil batay sa ating mga ginawa. Batay sa ating mga ginawa. Hanggang sasabi ng Rasulullah, mayroong gumagapang, mayroong na parang hinihila, mayroong mabibingwit, mayroong matatalsikan ng apoy, mayroong, subhanallah, matitisod, madudulas at malalaglag sa impyerno ng apoy. Iyad ang bila. Ito yung mga paglalarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung gaano kabilis, paano kaparaanan na tayo ay daraan. Naway ibilang tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mu'min na dadaan sa sirat na ito na kasing bilis na kisap mata o kasing bilis na kidla. Amin ya Rab. Ito ay batay sa ating mga gawa. Al-jaza'u min jinsil amal. Ang gantimpala ay batay sa ating ginagawa. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo, yan ang tatandaan. Kung gaano ka kabilis sa paggawa ng kabutihan, ano ba mang kabutihan, lalo lang ang pagsasala, ganun din kabilis ang iyong pagdara, paraan ng pagdaan sa sirat. At huwag natin ito maliitin, wallah. Dapat natin itong pagdaanan, dapat natin itong paghandaan, itong mangyaring dadaan tayo sa tinatawag na sirat. Ito naman yung mga dalil na binanggit ko sa inyo, subalit napakaraming pang mga dalil, mga batayan sa Quran na hadith na nagtumutukoy kung gaano nakakatakot ang tinatawag na sirat, ang pagdaan sa tinatawag na sirat.
Kaya nga si Abu Hurairah, isang sahabi, si Abu Hurairah, Abu Hurairah radiyallahu an, siya yung sahabi na pinakamaraming na isaulong hadith. Siya ang pinakamaraming hadith na nagkuwento, pinarating sa atin ang katuruan ng Rasulullah. Ano yung kalagayan niya? May isang araw na ganun din siya rin ay umiiyak. Siya ay nagsasakratul maut at umiiyak. Tinanong ng kanyang mga kasamahan, "Ya Abu Hurairah, bakit ka umiiyak? Bakit ganito ang iyong kalagayan? Ikaw ay Abu Hurairah, sahabi. Ikaw ba ay naiiyak hinggil sa mundo?" Sabi ni Abu Hurairah, "Wallah, hindi ko iniiyakan itong mundo nyo. Sa inyo na itong mundo. Malayo ako na aking iyakan itong mundo ninyo. Ako ay naiiyak dahil naiisip ko. Nangangamba ako sa aking sarili na baka mayroon akong kunting baon. Subhanallah. Baka kilatuzad. Baka kakaunti yung aking mabuting gawa na aking baon sa aking libingan pagdating sa kabilang buhay." Tingnan nyo, sahabi. Nangangamba pa sa kanyang sarili na baka kunti lang yung madadala niyang baon sa kabilang buhay at sa libingan at sa kabilang buhay. Pangalawa, ako ay naiyak at natatakot. Naisip ko yung mga kaganapan sa kabilang buhay at aking naisip ko ngayon yung oras na tayo ay dadaan sa sirat, natatakot ako na baka kabilang ako sa mga mu'min na malalaglag mula sa sirat at patungo sa naraka jahannam, iyadang billah. Ganito ang kalagayan ni Abu Hurairah, na siya ay naiyak dahil natatakot siya na baka hindi siya makalagpas, hindi niya hindi siya kabilang sa magtatagumpay na makakadaan sa tinatawag na sirat. Sahabi, yung iman, yung nagawa nila, serbisyo sa relihiyong Islam. Ganito ang kalagayan na pa umiiyak, naluluha sa takot. Tayo pa kaya, mga kapatid? Ano yung nagawa natin? Ano yung nagawa natin? Ano yung naihanda nating mabuting gawa para sa ating libingan, para sa kabilang buhay? Subhanallah. Bawat isa alam niya yung kanyang sarili. Subhanallah. Taufikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma thabbit aqdamana ala sirat. Ya Allah, patatagin niyo po ang aming mga paa kapag kami ay daraan sa tinatawag na sirat. Allahumma adkhilna al-janna wa najina minan nar. Ya Allah, papasukin niyo po kami sa paraiso at iligtas niyo po kami sa impiyerno ng apoy. Barakallahu likum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'u wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bilang pagpapatuloy, tatalakay natin, babanggitin natin kung ano yung gagawin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nakatawid sa sirat at inihintay niya tayong kanyang mga umma followers. Nabanggit na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya yung unang makakatawid dito. At doon sa pinakahuli, subhanallah, tignan niyo yung habag, hawa, malasakit sa atin ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo po ba ang Rasulullah kung gaano niya tayo kamahal, mga kaibigan, mga kapatid? Mahalin natin ang sunda ng Rasulullah. Wallahi azim, kung gaano tayo kamahal ng Rasulullah. Ang Rasulullah, mabanggit ko lang, isang araw siya ay umiiyak. Sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, bakit ka umiiyak?" Sabi niya, "Ako ay nagagalak, namimiss o nagagalak kong makita, nananabik akong makita ang aking
mga kapatid, ang aking mga kapatid. Sabi ng mga sahaba, sabi ng Rasulullah, hindi niyo po ba kami mga kapatid? Sabi ng Rasulullah, antum ashabi, kayo ay aking mga sohba, mga sahaba. Subalit ang tinutukoy kong mga kapatid ay yung mga kapatid, mga mananampalataya na sila ay nabuhay pagkaraan ko at kanilang pinanghawakan, sumampalataya sa akin at pinanghawakan nilang aking katuruan na hindi man lamang nila ako nakita. Allahu Akbar. Ganyan ang Rasulullah. Pinupuri niya tayo hanggang sa kabilang buhay ay yung pagmamalasakit niya. Pati doon sa tinatawag na hawd, yung sapa, ilo-ilog, na gatas, na sinumang makainom nito, ay hindi na mauuhaw sa kabilang habang buhay. Na hawd ng Rasulullah, na mag-aabang doon ng Rasulullah, at makikita niya yung mga followers niya, mga umman niya, na isa sa tanda makikilala tayo ng Rasulullah ay nagliliwanag itong mga kamay natin at mukha dahil sa wudu ablution, abdas. Tatawagin ng Rasulullah, halik kayo, aking umma, uminom kayo dito. May mga taong ililihis niya Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa kanyang umma na hindi makakainom. Sabi ng Rasulullah, sasabihin niya sa mga anghel, bakit sila nalihis? Bakit sila nalihis sa aking hawd? Ay magkabilang niyo sa aking umma, sabi ng Rasulullah. Sabihin sa Rasulullah, hindi mo alam yung nagawa nila. May mga ginawa silang salungat sa iyong katuruan. Hindi nila pinanghawakan ang iyong sunna ng tunay na panghawakan, paninindigan. Doon sa sirat, ang Rasulullah, kapag nakita niya ang kabilang sa kanyang umma, siya ay mangangamba na baka hindi makadaan yung kanyang tagapagsunod. Sasabihin niya, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, iligtas mo ang aking kapatid mula sa sirat na ito. Ganyan daw ang pagmamalasakit. Ganyan ang habag-awa sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kapag nakadaan na dito yung mga mu'min, ay susunod na kaganapan ay doon na tayo sa tinatawag na kantara. Itong kantara, ito yung mahsyar, ito yung tulay, jahannam, ito yung kantara, dito na yung paraiso. Ito yung kantara, mu'min na lahat. Lahat ng mu'min, insha'Allah, naway lahat tayo makapasok sa paraiso. Dito na, dadalisay na tayong lahat. Dahil ang paraiso, wala nang lahat ng dalisay, lahat na kaligayahan, wala na tayong kinikimkim na galit, puot, hihinanakit, tatanggalin na nito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong lahat ng karamdaman, sakit na nasa puso natin. Yun daw yung mga magkakapatid na may nangyaring alita, magpapatawaran na siya, sila. Dahil papasok na sila sa paraiso. Wanaza'na ma fi suduri min ghil. Tatanggalin na namin sa kanilang mga puso ang ghil, hinanakit, galit, puot, inggit, ano pa man na kinakamkam ng isang mu'min sa kanyang kapatid. Magpapatawaran, dadalisayin na lahat, magiging malinis na ang ating mga puso bago tayo papasok sa paraiso. Ito yung tinatawag na kantara. Hanggang sa ang Rasulullah nabanggit na pintuan ng paraiso, siya ang unang kakatok. Kakatukin ng Rasulullah ang pinto ng paraiso. Assalamu alaikum, sasabihin ng mga anghel, wa alaikum assalam. Sino ka? Sasabihin ng Rasulullah, ako po si Muhammad. Sasabihin ng mga anghel, ikaw yung napag-utusan. Ikaw yung sinabi ni Allah na hindi namin bubuksan ang pintuan ng paraiso maliban sa iyo. Allahu Akbar. Hindi namin pagbubuksan ang pintuan ng paraiso maliban lamang sa iyo. Yan ang inutos sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang una, ya Muhammad. Ang unang papasok sa paraiso. Allahu Akbar. At bubuksan ng mga anghel.
At ang unang tatapak, tatapak sa paraiso, papasok sa paraiso ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka na tayong mga mananampalataya mag-uunahan sa pagpasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan sa mga kaganapan, ito na, dito na natin mararamdaman yung kapahingaan, yung kapahingahan, yung walang hanggang kapahingahan, paraiso, wala nang paghihirap, dito lamang sa mundo. Dito lamang sa mundo, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mundo, pagsubok, paghihirap, kautusan, dapat mong iwasan ang haram. Pero kapag natiis mo ito, nagpursige ka sa mabuting gawa, at tinis mong iwanan ang mga haram, wallahi al-azim, magpapahinga ka sa kabilang buhay. Ikaw na nagpakahirap dito sa mundo, magpapahinga ka sa kabilang buha. Ikaw na nagpahinga dito sa mundo at nagpakasarap sa mga haram, mahihirapan ka wallah sa kabilang buhay. Sa libingan lamang, magpapakahirap ka ng kaparusahan, apoy, lalo pa kaya sa kabilang buhay. Kaya si Imam Ahmad, tinanong siya, ya Imam, kailan tayo magpapahinga? Ang isang mu'min, kailan ba magpapahinga dito sa buhay, sa mundo? Puro na lang paghihirap. Sabi ni Imam Ahmad, walang kapahingaan ang pamumuhay ng isang mu'min dito sa mundo. Magpapahinga lamang siya kapag naitapak na niya ang kanyang kanang kamay sa pintuan ng paraiso, sa kalamang niya mararamdaman ang walang hanggang kapahingaan. Ganyan ang buhay natin dito sa mundo. Puro kahirapan. Ang salam may kahirapan. Ang pagbibigay ng zakat may kahirapan. Ang pag-ayun sa buwan ng Ramadan may kahirapan. Ang pag-hajj, lahat ng kautusan may kahirapan. Pero may gantimpan. Ang pagtiis sa mga haram. Kailangan mong tiisin. Napakasarap gumawa ng haram. May mga haram na masarap. Pagsunod sa pagnanasa, napakasarap gumawa ng haram. May mga haram na napakasarap sa sarili. Pero dapat mong tiisin. Dahil ito'y pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagsubo, mapapait na pagsubo, karamdaman, pagkabigo, kahirapan. Lahat ng ito, minsan naisip ng isang tao, bakit ganito ang buhay, subhanahu? Dapat nating tiisin dahil ang buhay ay pagsubok lamang. Pansamantala lamang ang ating buhay dito sa mundo. Pero inshallah ta'ala sa kabilang buhay, tayong mga mananampalataya, makakamtan natin ang walang hanggang kaligayahan sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, ipakaloob niyo po na aming makamtan ang Jannatul Firdaus. Firdausil A'la. Ibad Allah, inna Allah amarakum bi amri kad bada fi binasif faqal azamin qal inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyyai wa ala nabiyyai.